Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ako ulit para mag-introduce sa inyo ng isa pang system or program para sa mga maliliit na negosyo. Topic natin ngayon ay itong laundry management system. Meron tayong ginawa na program para sa laundry shop. Okay? So, ipapakita ko ngayon dito sa video na ito saan mada-download, paano natin ito i-download at i-install sa ating laptop o computer, at paano natin ito gamitin. Yan yung ating mapapanood sa mga video na aking i-upload. Mula ngayon ay about laundry system ang ating mapapanood. Sana ay suportahan ninyo itong channel na ito para makita nyo po yung mga iba pang mga program, mga system, mga database na makatutulong sa ating mga negosyo. Pag pumunta kayo dito sa aking website sa neor.net ay mabrowse nyo dito sa software, makikita nyo dito ang laundry management system. I-click nyo ito at makikita nyo dito ang information, ang iba't ibang features itong program na ito. So, i-scroll nyo lang pababa. Ang features niya ay mayroong login form. Dito mag-login ang user bago gamitin ang laundry management system. Okay? Dito naman sa dashboard ay makikita sa mabilis na pag-aanalisa ang takbo ng mga negosyo. Sa tulong ng dashboard ay makita mo o ma-view mo na kaagad kung ilan ang naging customer, sales, mga pautang, diba? At yung mga iba't iba pang mga nandiyan tulad ng expenses, diba? Nandiyan yung mga collectible at makikita mo rin dito yung mga new orders dito sa dashboard. Okay? Ano pa? Itong customer form. Siyempre, bilang negosyo, meron mga collection of customer information. So, dito ay pwede tayong mag-add, mag-edit, o kaya mag-delete din ng mga customer information. Isang beses nyo lang i-entry ang pangalan ng isang customer para wala pong duplication. Sa system na ito, laundry management system, merong loyalty points na ang loyalty points ay listahan ng mga customer mo na merong points. Okay? Makakatulong ito para mabigyan ang kasiyahan ang mga customer. Diba? Pag may points sila, pagkatapos na ma-reach nila yung required points, then pwede nyo na silang bigyan ng reward. Halimbawa ay may free laba o free na yung downy sa susunod na kanilang paglalaba. Pwede yun. Kayo nang bahalang tumiskarte kung ano ang maging reward dun sa mga nakakuha ng maraming points. Dito naman tayo sa POS. Tulad din yung nakikita ay nade-detect din niya yung low stock. Diba? Yung stock low. Halimbawa yung downy, wala nang stock. Kung kakaunti na, sasabihin ng system na pwede na sigurong bumili o umangkat ulit ng downy. Diba? So dito sa part na ito ng system ay dito natin i-process ang sales, mga orders. Kapag may bagong order ay dito rin i-process. Kapag mag-update ka ng mga payments nila ay dito lang din. Nandito. Dito sa unpaid, gawin natin paid o kaya ay collectible o kaya ay COD. Meron din tayong COD dyan kasi meron tayong driver. Diba? Halimbawa, ang mga nagpalaba sa atin ay ipapa-deliver. Yung iba pa nga ipapa-pick up nila, 'di ba? O nasa condo. O pick upin niyo 'tong akong damit na sa
ang 10th floor, may kayo, meron kayong driver o taga deliver. So sa system natin ay supported na yan. Next, new order list. Dito sa ating POS, merong new order list sa taas. Lahat ng bagong order mapupunta lahat dito. At dito sa part na ito, makikita nyo naman yung invoice number. Pila-pila yan. Kung sinong customer ang una, eh sila ang una ninyong i-process dun sa washing machine. Di ba? Halimbawa yung 150 to, i-click nyo yan. Siya na yung on process. Okay? Ganun lang yan hanggang sa matapos. Madali lang naman ito gamitin. Meron tayong 4 pickup list. O halimbawa, yung new order ay tapos na, i-click nyo yung finish wash, then mapupunta sa 4 pickup kung ang order niya ay 4 pickup. Kung hindi naman, ay mapupunta sa 4 delivery kung ang order ay i-deliver o kaya ay ganyan niya, i-deliver doon sa customer. So, involved na dito yung driver ninyo. I-send nyo ito, i-prepare nyo ito, tawagin nyo yung driver. Meron namang SMS or WhatsApp dito para yung driver ay ma-notify na meron siyang i-deliver. Next, dito sa close list, dito sa deliver today, dito mapupunta lahat ng na-i-close. Ito yung close button. Lahat ng transaksyon na tapos na at i-click nyo itong button na ito, mapupunta lahat dito. Kinabukasan ay magre-reset, mawawala lahat sila dito. Pero hindi yun na-delete. Kasi makikita nyo pa rin dito sa search, lahat ng mga naging transaksyon. Ito man ay paid, unpaid, collectible, lahat masosearch nyo dito sa button na ito. Next, dito tayo sa calendar. Ito ay built-in. Kasama lang dito sa system natin, pwede tayong maglagay ng note. Ano ang gagawin natin ahead, pwede natin ilagay dito. Calendar yan, diba? Ito, products. Dito naman sa button na ito ng products ay makikita dito ang mga siguro yung consumable items, di ba? Tulad ng Tide, yung mga sabon, Downy, at iba pa. At saka yung mga services ninyo, dito rin makikita tulad ng fold, halimbawa towel, pillow, case of pobre kama, o yan, halimbawa ganyan. Blanket, curtains, comforter, lahat yan ay mapupunta dito. Kung paano maglagay, malalaman ninyo sa susunod na mga video. Next, dito naman tayo sa promo. Pag-click dito, may promo. So, makita natin dito agad aling product o serbisyo ang may promo. Ay, ito lang naman ay for information only. Pero paano natin gawin ito? Malalaman ninyo sa susunod na mga video. Okay? Dito sa report. Pag-click ninyo itong report ay ilagay nito dito yung username at password at click ninyo itong button na ito, magpapakita yung report ng user. Okay? So, yan. Madali lang naman gamitin yan. Next, expenses. Expenses entry. Dito naman ipasok lahat ng naging expenses ng inyong negosyo. Kasi mahalaga yan eh, na ma-update ito kasi dito makikita natin yung takbo ng ating negosyo. Kumikita ba o hindi? Mabilis bang ang pag-angat o hindi? Yan. I-entry lang natin dito. Meron siyang automatic na graph dito. Magkano ang expenses every day. May po-posting dito sa chart na ito. Itong graph na ito. Next, dito sa admin. Sa admin naman ay mayroong mga iba't ibang gamit dito. Yung accounting, marketing, contacts, products, personal consumption, report, graphs, alert, settings. Lahat yan may laman. Kaya sa susunod ng mga video, isa-isahin natin na ipakita ano-ano ang mga nandiyan at ano ang gamit ng mga button na yan. Okay?
So, dito tayo sa product, meron siyang product. Sa admin, makikita na natin dun sa product at tapos stock. Dito natin i-edit o magdagdag ng mga services at saka product. Katulad ng nakita nyo kanina doon sa taas, dito yun ipinapasok. Okay? Kayo nang bahalang maglagay dyan. Yung picture, yung price, yung mga ganyan. Markup. May markup din ito. At meron ding tinatawag na audit, yung check and balance. Dito kasi, makikita mo kung tama ba yung quantity na nabenta at saka yung available na stock. Magpapakita dito sa check and balance. Dito naman tayo sa markup. Meron tayo yung markup calculator. Tingnan nyo na lang at matestin nyo rin ito. Meron ding cash flow. Yan. Meron tayong username management. Dito rin ipinapasok yung mga bago nating mga users. Gaya ng cashier, delivery boy at iba pa. Meron din tayong password encryption. Okay? Yung password ay dapat naka-encrypt din para i-accept ng ating system. Hindi pwede yung normal lang na words o kaya number o kaya alphabet. Hindi, kailangan ay ma-encrypt yung password para makapag-enter tayo. Okay? Madali lang gamitin yan. Okay, so sana ay maliwanag ito. Puntahan nyo na lang itong website para makita nyo rin ang mga features ng ating system na water, hindi water, ng laundry management system. So kung bago pa lamang kayo dito sa aking YouTube channel ay sana pakiclick yung subscribe at saka like at i-share nyo na rin para makita ng ating mga kababayan na mayroong laundry shop at magamit din nila itong system na ito.